Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Masayang Miyerkules ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Punong-puno na ba kayo ng masayang alaala dahil sa dami ng dinadaluhang Christmas gatherings? Tama yan, enjoy this season of sharing and giving. At syempre, parte rin ito ang pagbibigay namin ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako ang inyong makakasama ngayong December 19, 2018, Eunice Hontayas. Maraming sorpresa ang hatid ng panibagong araw. Uumpisan din naman ito ng maliwanag na pagbati ng araw. Ang sunrise along Metro Manila, inaasahan yan sa galap na 6:15 a.m. At ito naman ay lulubog ng 5:31 mamayang hapon. At kumuha na tayo ng update ng lagay ng ating panahon para ngayong araw. Live nating kasama si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez. Good morning sa iyo, Chris. Ano ba inaasahan nating weather condition? Meron ba mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa? At pakidagdag na rin kung may nakataas pa rin bang gale warning. Magandang umaga yun. Sa ngayon ay patuloy na tayong naapekto ng hanging amihan or northeast monsoon dito sa Luzon at maging dito sa eastern Visayas area. So sa araw na ito, asahan natin na may maulap na kalangitan at mga mahinang pag-ulan simula dito sa Cagayan Valley region, Cordillera Administrative region, dito sa lalawigan ng Aurora at Quezon, sa buong Bicol region at maging dito sa eastern Visayas, dala nga ng hanging amihan. Samantala yung trough naman ng low pressure area ang makakaapekto sa buong Mindanao. So makikita natin dito na naka-extend yung pinakang trough. Yung mga kaulapan nito inaasa na aabot sa nakararaming bahagi ng Mindanao sa araw nito. Asahan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog sa buong Mindanao area sa araw nito. Samantala dito naman sa Metro Manila sa natitirang bahagi nga ng Luzon at ng Kabisayaan, generally mainit, medyo malinsangan ang panahon maliban lang sa ilang pulupulong mahinang pag-ulan. So basically good weather tayo dito sa Metro Manila. At dahil pa rin sa bugso ng amihan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning dito nga sa may bandang northern at saka eastern seaboard ng Luzon at maging dito sa eastern seaboard ng Visayas. Posibleng umabot na around 4.5 meter ang taas ng pag-alon dito hanggat maaari huwag muna pumalaw doon yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, generally magiging katamtaman hanggang sa maalon ng mga karagatan. Dito sa may bandang southwestern Mindanao, asahan naman ang banay hanggang sa katamtamang pag-alon maliban lang kung may mga offshore na thunderstorm activity. Chris, nabanggit mo dito sa pagkakaroon nga ng low pressure area sa labas ng PAR. Ito ba inaasa natin na madedevelop sa pagiging bagyo at posible ba na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility? Yun isa ngayon, malit ang chance nito maging bagyo within 24 hours at posible nga itong pumasok din ng ating air responsibility. Subalit hindi ito direktang makaka-apekto sa ating bansa sa mga oras na ito. Yung pinakang extension nito or yung trough ng low pressure area, yung pinakang elongated extension nito, yun yung umaabot sa Mindanao area. At yun nga, yung inaasa na makaka-apekto sa lagay ng panahon sa Mindanao sa araw na ito. At bagamat malayo pa itong low pressure area, approximately 1,000 kilometers silangan ng Mindanao, manatili pong nakatutok sa update ng Pag-asa hinggil sa naturang sama ng panahon. At Chris, dahil nabanggit mo, patuloy pa rin tayo naapektuhan ng hanging amihan, lalo na kahapon. Sa banaa itala yung mga lugar na nakapagtala ng pinakamabababang temperatura dito sa ating bansa. Yunis, dahil nga sa pagbugso ng amihan, yung mga lowest temperature natin ay yung top 3 lowest temperature natin ay naitala nga natin dito sa may bandang Northern Luzon area, no? Yung pinaka pangatlo sa pinaka lowest temperature, Itbay at Batanes, umabot ng 19.2 degree Celsius lamang. Bandang Basco naman 19 degree Celsius at ang pinakamababa sa Baguio City around 18.8 degree Celsius. Sa mga darating na araw at buwan, posibleng hanggang mid-February, asahan pa natin na posible pa tayong makaranas ng mas mababang early morning temperatures or even daytime temperatures dahil
karaniwan ang kasagsagan ng amihan season ay yung January or February of the following year. At Chris, kumpletuhin na natin yung paghahanda ng ating mga televiewers. Bukod ba dun sa LPA na binabantay ng pag-asa, sa paligid pa ba ng Philippine Area of Responsibility ay meron kayo na monitor na weather disturbance na posible sa mga susunod na araw ay makaapekto nga sa ating bansa? Sa ngayon, Yunis, inaasahan natin na magiging bagyo-free ang ating weekend, no? Pero itong ang low pressure area na to, posible nga makaapekto sa overall weather condition na nakaraming bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas within the next 2 to 3 days. Kaya sa mga kababayan natin, gaya ng abiso natin kanina, manatili pong nakatutok sa update ng pag-asa hinggil dito sa naturang low pressure area. Maraming salamat, Chris, sa mga paalala at impormasyon na binahagi mo sa amin ngayong araw. Samantala, dahil nga umiiral itong hangin amihan dito sa ating bansa, alamin pa natin yung iba pang detalye kaugnay sa weather system na ito. Ang amihan o northeast monsoon ay binubuo ng malamig at tuyong hangin na nanggagaling sa mainland China o Siberia. Kadalasan nag-uumpisa ang amihan season sa Pilipinas kapag burr months, kaya iniuugnay ang malamig na simoy ng hangin sa tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Kahit walang snow sa ating bansa, nararamdaman natin ang unti-unting paglamig ng panahon, lalo na tuwing gabi hanggang madaling araw dahil sa epekto ng amihan. Pero asahan na mas lalamig pa ang panahon pagsapit ng Enero at Pebrero kung kailan kasagsaga ng amihan. 18 ng Enero taong 1961 nang pumatak sa 6.3 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, ang pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. Maliban sa bahagyang paglamig ng panahon, asahan din na may hinang pag-ulan na madalas mararanasan sa hilagang bahagi ng Luzon. Abangan, mistulang snowman sa Kalawakan na obserbahan. Ating sisilipin yan sa aming pagbabalik.